Hey guys, shout out sa inyo. Ayan din na lang signage. Ito na guys yung ipinangako kong video sa inyo. Ayan, pupunta tayo ng MT ng hari ngayon. So, papakita ko sa inyo step by step and then kung papasabay yung ginawa natin na happy to fight kung makakapagparehistro ba tayo. Kung hindi, i-update ko din kayo. Siguro kailangan natin makapit talaga ng elbow para lang mapa-registered natin tong Raider 155. And then ito na pala yung titanium guys. Ayan, medyo nabugi na siya kasi ngayon ko pa lang siya nagamit. Pero ito, ride na tayo para diretso na tayo agad sa LTO. Okay guys, ito na tayo. Diretso na tayo sa may LTO, sa Medang Hari. Ayan guys, actually medyo mga ilang taon na rin sigurong bukas to, pero sana sa mga panood ito ay malaking tulong na malaman nyo na meron din na pwede magparehistro sa Daang Hari sa may LTO at open na to. Ayan guys, habang tayo papunta ng LTO, ayan may kasabay tayong big bike. Yan, sana ko na lang. Pero syempre, okay na sa akin siguro tong Raider 150Fi natin kasi ayan ang pinaka dream bike ko talaga eh. Kaya okay na sa akin to. Ayan guys, shoutout nga pala sa mga hari ng kalsada. Ayan ang ating e-bike, nakasabay nga yan. Na pwedeng pwede kahit saan guys, at wala na silang problema sa rehistro. Hindi tulad natin na kailangan pa natin pumunta ng LTO para maging verified yung ating motorcycle na ginagamit. Ay sayang, umalis na si Kuya, lumigo doon, hindi natin nakasabay dito sa biyahe natin. Pero okay lang guys, sana makarating lang tayo ng maayos doon para kahit o paano maging successful itong pagbablog natin na kung papasaba itong Apido Pipe na B3. So, dire-diretso lang tayo guys. Ayan, dumadaan nga pala ako dito guys sa shortcut. Ayan, medyo magbabayad ka lang ng 20 pesos dito sa MBF Almansa. Kasi kung ikot pa ako doon sa kabila, medyo malayo-layo. Mas matagal ang biyahe. Ganun din, nakukonsumo rin tayo ng gasolina. Then, ang tagos ko nito guys sa TS Cruz. Kaya medyo maluwag ang biyahe natin dito. Ayan, after na makalabas ng TS Cruz guys, ayan na Daang Hari, yung bungad na yan. Ang pinaka landmark nga pala nito guys sa may LTO, ayan, pagkalabas nyo ng Daang Hari, ayan makikita nyo yan, going to yung left side, papuntang Alabang, papunta naman to sa Cavite or sa Cavite Molino. So, ayan, dire-diretso lang tayo. Habang dire-diretso tayo guys, ayan makikita ninyo, yung Landers, yan yung pinaka landmark niyan, at saka yung seaside dyan. Tapos dito lang kayo banda sa may gilid kasi baka may mamuhuli dyan na mahirap na. Ayan yung pinaka iingatan natin. After ng pagkalagpas ng seaside guys, ayan makikita ninyo, meron tayo dyan, ayan, yung bungad na yun, yung gasoline station. Yung gasoline station na yan guys, yung taas nun nakikita nyo, tutumbukin ko na yan, yan yung pinaka LTO dyan sa Daang Hari. Kung mapapansin ninyo, wala masyadong pila dyan guys, kaya nare-recommend ko talaga sa inyo na dyan na lang kayo magparehistro at saka napakababait ng mga tao dyan guys. So eto guys, tingnan natin kung anong mangyayari dito sa aking pagpaparehistro, pasukin na natin. After na makapasok tayo guys, tinignan agad ni Kuya kung ano yung odometer natin. Ayan, nagulat siya dahil 65 km pa lang ang tinatakbo ng ating Raider 155. So, ayun, tinuturo niya sa akin kung paano yung mga step by step. Dahil ang unang proseso dito ay kailangan magpa-emission test. Siyempre, hindi ko narinig na yung pag-uusap namin. Kasi siyempre, for privacy na rin ni Kuya. Pero nakakatuwaan lang din naman kami dyan. Una niyang pinagawa sa akin dyan guys yung syempre yung pag-on ng headlight, high and low, tapos yung signal light yung gumagana, at saka yung brake light. Yun lang naman yung mga tsaka yan, tuturo na nila sa atin kung saan tayo pupunta. At ito, panoorin ninyo guys. Dating ko, kung agad, ang bilis sa may hotel yung pang-LTO dito sa may dami pa nito, no? Matatagpuan tong LTO dito guys sa may taas nito. Ayan. Ay, nakalagay din papel natin. Taas nito. So, ito yung taas nito. Ito yung pinaka-landmark nito. Yung poles na gasolinahan. Tapos, alang ano niya ay yung Alabang West. Ayan. Alabang West yung pinaka-papat nitong LTO na to. So, ito guys, titignan natin kung uubra yung Apido Pipe natin. Kapag hindi pumasa guys, talaga uuwi tayo. Wala tayong magagawa kasi susunod tayo sa standard. So, yung pipe natin, pang new year na lang talaga. So, ayan. So, emission testing payment. Ayan guys, emission testing payment nila dito. Ayan, please this way.
Ay guys, andito na tayo. So, dyan na yung ano natin. Bruh. Kuya, bali ano yung pinaka ano natin? Pinaka limit. Basta 99 pa. 99, pasok. Pag magpas ng 99 pa ka. Okay, sige. Thank you. So, yan guys, 99. So, kinakabahan tayo dito ngayon. So, ito yung ginagamit nila. Sana, kumusta tayo. Medyo kulub kasi dito, kaya hindi natin alam yung feedback ng ano natin. Pero 2,000 RPM lang naman, kuya, di ba? Ayan na. Buti pinayagan nila tayo dito, guys. Napakabait nila dito. So yan, kasama na yung emission. Siguro di naman tayo babagsak sa emission kasi bago pa yung motor natin. So yan. Ito yung standard nila. At ito nga pala ang update ngayon sa LTO guys, motorcycle 650 ang insurance, saka ang emission test 590, at ang ating babayaran sa ating pag-renew ay 461 pesos lamang po. Ayan guys, that's it. Yan, mission success. Yan, hindi na lang signage. Yan, nakapagparehistro tayo ngayon sa LTO sa May Daang Hari. Ayan, via Daang Hari po tayo. Ayan, ano bang west ko, ano bang landmark niya. At ito guys, yun, syempre, maraming salamat sa mga nanood ngayon, at ito, sana may nakuha kayong idea about regarding sa paano magparehistro ngayon ng 2024. Ngayong ito yung pinaka-update niya. So, sa mga napanood niyo yung ano, tinapos itong video ko, maraming salamat. Once again guys, sana kasuportahan niyo po yung channel na si Dinalon Signage sa Facebook at saka sa YouTube at saka sa TikTok natin guys. Ayan, sana medyo natulungan ko kayo. Maraming salamat guys.